Good morning muli. Good morning. I encourage yung mga nasa likuran if they can move dito sa harapan kasi actually yung mga nasa likod, hindi sa likod doon. Baka lumipat kayo dyan. Yung mga nasa children's ministry room, I encourage them to move here sa sanctuary dahil marami pa pong spaces. And again, reminder para sa mga may dalang kids, please remind lang yung kids to be quiet. Para yung mga makikinig din ay hindi din ma-disturb sa kanilang pakikinig ng salita ng Panginoon. Okay? Again, sorry for being late. Na-delay lamang po ako sa pagtapos ng aking PowerPoint. At meron po akong mga inasikaso pang iba. So, as we start, I invite you once again, dahil ito na po yung ating last na pag-aaral sa James chapter 2, verse 14 to 26. Basahin lamang po natin ito. Sabi sa James 2, 14 to 26, "What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works, can that faith save him? If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, 'Go in peace, be warmed and filled,' without giving them the things needed for the body, what good is that? So also faith by itself, if does not have works, is dead. But someone will say, 'You have faith and I have works. Show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. You believe that God is one, you do well. Even demons believe and shudder. Do you want to be shown, you foolish person, that faith apart from works is useless? Was not Abraham, our father, justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? You see that faith was active along with his works, and faith was completed by his works. And the scriptures was fulfilled, thus says, Abraham believed God and it was counted to him as righteousness, and he was called a friend of God." You see that a person is justified by works and not by faith alone. And in the same way, was not also Rahab the prostitute justified by works when she received the messengers and sent out by another way? For as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. So atin na pong naaral yung dalawang introduction and then yung study ni James na ating inaral last Sunday. Ngayon po ating tatapusin ang ating pag-aaral sa last part po, yung verse 22 to 26, which is faith's example. Okay. So dito po, sa part na ito, muli si James sa verse 20 ay may katanungan patungkol po sa mga mananampalataya. Sabi sa Filipino Standard Version, "Nais mo ba ng katibayan o taong hangal na walang kabuluhan ang pananampalataya na walang kasamang gawa?" In ESV, "that faith apart from works is useless." So kung ikaw nagnanais sinasabi nga dito, evidence, dito si James magbibigay ngayon ng example sa kanila na ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay walang kabuluhan. At yung example na kanyang unang ibibigay, example number one, ay yung example po ni Abraham. Siguro kung maalala ninyo, inaral natin ito in detail sa part 2 po ng pag-aaral natin ng James chapter 2. Siguro pwede nyo pong balikan po yun muli. Pero dadaanan lamang po natin ng saglit ito. Atin nang naaral ito, ang justification in Abraham ayon kay Paul, naaral na natin yun, at yung justification ni Abraham ayon din kay James. Yung kay Paul, yung justification, initial faith, the time of conversion. Okay. Yung justification naman na itinuturo dito ni James ay yung tinatawag na final faith, final justification, kung saan lahat tayo ay haharap sa ating Panginoong Diyos, kung saan tayo ay kanyang huhusgahan. So again, para maging clear, justification means to be declared righteous. Okay, na maging matuwid po tayo, dineclare, hinayag ng ating Panginoon na tayo ay matuwid sa kanyang harapan. Sabi ni James, sa pamamagitan muli ng katanungan, si Abraham ay na-declare na righteous, siya po ay na-justified dahil sa kanyang pag-offer ng kanyang anak na si Isaac. Ito ay paalala ni James sa kanila dahil alam ito ng mga Hudyo dahil kilala nila si Abraham. Kasi mainly yung context po nito, ang kanyang sinulatan ay mga Hudyo. Kaya nga sabi niya dito, "Was not Abraham our father?" Our father. Okay? Justified by works when he offered up his son Isaac on the altar. Then sa verse 22, dito makikita natin yung paliwanag ni James sa kanila ng kahalagahan ng ginawa ni Abraham bilang ebidensya ng kanyang tunay na pananampalataya. So kung ikaw ay may pananampalataya, malalaman natin na ito'y tunay dahil sa ebidensya.
Sabi niya dito, you see that faith was active along with his works and faith was completed by his works. Paano ito nakita? Because Abraham offered his son Isaac on the altar. So he believed God, he offered, dahil sinabi ni God na iyong ialay ang inyong tanging anak, ang iyong anak, nag-iisang anak sa akin. Nag-work po, yung kinasabi nga, completed by his works, because makikita po natin yung obedience at submission ni Abraham. Ibig sabihin ba nito, kung ating titignan lamang yung verse 22, ibig sabihin ba nito, ang faith initially na mayroon si Abraham before, ay at the time of conversion niya, ay kulang. Kasi sabi niya, and faith was completed by his works. Hindi. Kung ang works na binabanggit dito ni James ay resulta ng pananampalataya, ito yung dapat nating panghawakan. Sabi nga ni Douglas Mangum sa kanyang commentary, James sees true faith as always producing good works. Works serve to complete or climactically fulfill faith. Faith in Christ comes first. Nauna yun. Okay? The Holy Spirit then enters one's life, good works result. So may resulta po yung tunay na pananampalataya natin sa pamamagitan po ng good works. Kaya naman ang sinabi sa James 15:6 ay napatunayan na tunay dahil ang naging pagsunod ni Abraham sa Diyos na kanyang inalay ang kanyang anak. Ano yung sabi sa Genesis 15:6? And he believed the Lord and he counted it to him as righteousness. Sabi ni James na ang scripture ay natupad dahil sa naging actions ni Abraham. Paano natin napatunayan na yung faith ni Abraham ay counted to him as righteousness? Dahil sa kanyang naging action, sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Siguro magandang puntahan po natin yung Genesis chapter 22 verses 9 to 12. Sabi po dito, when they came to the place from which God had told him, Abraham built the altar there and laid the wood in order and bound Isaac, his son, and laid him on the altar on top of the wood. Then Abraham reached out his hand and took the knife to slaughter his son. Dito makikita natin yung actions niya, di ba? But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham! And he said, here I am. He said, do not lay your hand on the boy or do anything to him. Ito po yung mahalagang sinabi dito sa verse 12. For now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son from me. Yung kahandaan, yung pagiging handa at yung desisyon ni Abraham na tunay na ialay ang kanyang anak ay nagpatunay na tunay ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. For I know that you fear God. If you have true faith, you will have fear. Yung fear po na ito ay reverential fear, banal na pagkatakot po sa ating Panginoon. At ang resulta nito sa ating buhay ay tunay na pagkilala sa Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban. So, Abraham's actions proves that his faith is true, na tunay. Kaya nga tayo, dapat din natin itong makita sa ating buhay. Kung tayo ay nagsasabi na tayo ay may tunay na pananampalataya, ito ay dapat din na nakikita sa ating buhay. Sabi ni Daniel Doriani, and I quote sa kanyang commentary, when we say a believer is justified by faith alone, we mean that the believer adds nothing, no works, in order to earn or gain God's favor. Good works are necessary, not a condition prior to salvation, but a consequence following salvation. Just as a healthy fruit tree by its very nature necessarily bears fruit, so a genuine believer necessarily perform good works as the fruit of a new nature. Bahagi po ito. Siguro kung titignan po natin schematically, meron pong ways po para makita natin, ma-view po natin yung relationship between salvation and works. Hindi ko alam kung nakita nyo na po ito before, naaral ko na kasi ito dati. Ito po yung mga pananampalataya ng mga tao. Okay? Works equals salvation. Okay? Faith plus works equals salvation. Faith equals salvation or faith equals salvation plus works. So dito sa view 1, kung ating pong titignan, kung tayo gumawa ng mabuti, magpo-produce daw siya ng salvation
or God's favor. Yung sa view 2, makikita natin, if we believe and perform good works, okay, we obtain salvation. We believe and we perform good works. Mainly ito yung sa Catholic view. Okay? View 3 says that faith results in salvation. And view 4 says that faith leads to salvation and works follow. Wala pong Christian na nag-a-adhere dun sa una pong view. Roman Catholic po yung may hawak ng view 2. Okay? Yung iba pong evangelical Christians, they support view 3 because they think na possible na kapag ikaw nag-confess daw ng may faith kay Jesus Christ, you are already saved. Alam mo, ito yung mga tinatawag na nagpo-profess lamang. Ito po yung tinatawag at inaral natin before na wala pong lordship salvation o yung tinatawag na easy believism. They believe it is good but absolutely necessary to accept na si Jesus lang ang kanyang kaligtasan. So, by faith lang. Pero po, yung buong New Testament, kung inyo pong aaralin ng maigi, tayo ay saved by faith alone, by grace, alam po natin ito, real faith is never alone. Works are necessary results of spiritual life. Yung view po ng isang tunay na mananampalataya, syempre dapat po natin makita na sa ating buhay, pananampalataya na biyaya na galing sa ating Panginoon, magrisulta ng kaligtasan at yung kaligtasan na meron tayo ngayon, magrisulta din ng mabubuting gawa. Hindi po kabaliktaran katulad neto pong sa number one. Okay? So mahalaga na makita natin ito sa ating buhay. Anong klaseng pananampalataya ba meron tayo? Actually, paulit-ulit na natin itong inaaral for the past 3 Sundays, pang-4 na ngayon, nawa makita at naging malinaw po sa atin lahat ito. At sa example po ni Abraham, ito ay malinaw na inihayag sa atin ngayon. Sabi muli sa verse 23, "And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness, and he was called a friend of God." James then concludes, kasi yun sa verse 23, balikan ko lamang, na-fulfill yung scripture nung pag-announce kay Abraham that he was counted as righteous because he believed. Na-fulfill yung scripture after years nung kanyang inalay yung kanyang anak na ito'y evidence na tunay nga ang kanyang pananampalataya. And at the same time, he was called a friend of God. Then James concludes his first example of faith in verse 24. You see that a person is justified by works and not by faith alone. Hindi ko na ituturo ito. Binigyan na natin ng mahabang discussion ito nung part 2 po ng ating pag-aaral regarding justification by faith. Okay? Katulad, siguro in terms of application, katulad ba ni Abraham? Tulad ni Abraham, siya ay nanampalataya sa Diyos. At lahat kayo ay magsasabi na kayo din ay nanampalataya sa Diyos. Ngunit katulad ni Abraham, ang inyong pananampalataya din ba ay nagresulta ng tunay na pagkilala sa Diyos sa inyong pagsunod at pagpapasakop sa kanyang kalooban? I-assess po natin ito. Lalo na sa mga tao na malapit sa inyong puso. Nawa ang ebidensya ng tunay na pananampalataya ay tunay na makita sa ating buhay, upang ang ating Panginoong Diyos ay tunay din nating maluwalhati. So, unang example, si Abraham. Nakita yung kanyang faith, nag-respond siya ng pagsunod sa ating Panginoong Diyos at na-prove na yung kanyang faith ay tunay. Pangalawang example, at mas maiksi po ito sa verse 25. "And in the same way, was not also Rahab the prostitute justified by works when she received the messengers and sent them out by another way?" Ang example ni Rahab ay may malaking pagkakaiba sa unang example. Si Abraham, kung ating titignan, siya po ay father of Israel. Si Rahab ay isang Canaanite prostitute. Okay, hindi po siya Hudyo, siya po ay isang Canaanite Gentile in the Greek context. Kung ating titignan, siya din ay prostitute, isang harlot. Ngunit si Rahab, kung ating makikita, despite of, kasi siguro ito sinusulat lamang dito ni James ito, na ang salvation is universal. It's not only for Jews itself. Kaya niya sinama din dito si Rahab as an example. Si Rahab din, kung ating makikita, ay tunay na nagpakita ng tunay na pananampalataya sa Diyos. At ang kanyang actions ay patunay din na tunay ang kanyang pananampalataya. Para sa mga hindi nakakakilala kay Rahab, ang kanyang story ay mababasa po sa Joshua chapter 2. Okay, kung saan si Joshua ay nagpadala ng spies sa bayan ng Jericho at doon nila nakilala si Rahab. Spies doon, alam nyo,
titignan nila kasi sasakupin nila actually yung Jericho. Siguro mahalagang bahagi ng paghayag ng pananampalataya ni Rahab ay basahin po natin. Ito po ay nasa Joshua chapter 2, verse 8 to 11. Sabi po doon, "Before the men lay down, she came up to them on the roof and said to the men, 'I know that the Lord has given you the land and that the fear of you has fallen upon us and that all the inhabitants of the land melt away before you. For ye have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea before you when you came out of Egypt and what you did to the two kings of the Amorites who were beyond the Jordan, to Sihon and Og, whom you devoted to destruction. And as soon as we heard it, our hearts melted, and there was no spirit left in any man because of you. For the Lord your God," ito yung kanyang profession of faith, ano? "For the Lord your God, He is God in the heavens above and on the earth beneath." Ganda, no? Nung kanyang pagkilala sa ating Panginoon. Of all the people, sa buong bayan ng Jericho, siya lamang yung may response na ganito. Lahat sila takot. Pero dito si Rahab, makikita natin yung kanyang takot ay dahil sa kanyang pagkilala sa ating Panginoong Diyos. So Rahab believed God. Meron siyang pagkilala, meron siyang takot. Meron siyang deklarasyon sa mga spies na kanyang nakausap sa kanyang pagkilala sa ating Panginoon. Ito po ay pagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Ano ang naging patunay na ang kanyang pagkilala o ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay tunay? So may resulta po ito para makita natin at kaya ginamit din siya ni James as an example. Si Rahab, kahit na makasalanan, ay naligtas sa parating na judgment ng Diyos sa kanilang bayan. Hindi dahil sa pangako ng tao, kundi dahil siya ay nanampalataya sa Diyos, kinilala niya ang pagiging Diyos ng ating Panginoon. Yung kanyang takot sa ating Panginoon ay nagresulta ng pagsisisi at pagkilala sa Diyos na siya ay makapangyarihan at banal. May pagsunod na sa kalooban ng Diyos, resulta nito ay pagtago sa mga spies na pinadala ng ating Panginoong Diyos. May pagtayo sa pananampalataya kahit ito ay maging laban sa kagustuhan ng tao. So makikita natin, may tamang response yung kanyang faith. Hindi siya yung tamang, actually, inutusan siya dito na ipakita mo, ilabas mo ito, pero hindi niya sinunod yung mga pinag-utos sa kanya. Kung hindi kanyang itinago pa rin yung mga spies. Sabi nga ni Daniel Doriani, "So Rahab's faith led to action. She welcomed the spies, hid them, and sent them away safely because she believed the God of Israel lives. She risked her life, therefore she gained it." Si Rahab at ang kanyang pamilya, kung inyong maaalala at kung alam ninyo yung storya ng the fall of Jericho, siguro mga nasayot ngayon, ilang beses niyo yata pinag-aralan yung fall of Jericho. Ang kanyang pamilya lamang ang naligtas sa pagbagsak ng Jericho. So dito makikita natin yung kanyang faith, nakitaan ng resulta sa kanyang buhay. Ikaw nga ba ay katulad ni Rahab, may pananampalataya sa Diyos, may tunay na takot sa Diyos. Yung takot niya nag-result in worship eh. Katulad ng kay Rahab, ang kanyang pananampalataya ay nagresulta ng mabuting gawa na nakatulong para doon sa mga spies na kanyang nakausap. Faith na nagresulta ng pagsunod. Nawa katulad ni Abraham at kay Rahab, ang ating pananampalataya din ay tunay na magresulta ng takot sa Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban. Ito yung examples na ibinigay dito sa atin ni James bilang paalala sa lahat ng mga mananampalataya noong panahong iyon na ang faith na tunay ay may ebidensya na makikita. Hindi ito pananampalataya lamang na nagsasabi ako ay Christian at walang ebidensya ng pag-ibig sa kapwa. Ito ay pananampalataya na tumutugon ng tama sa bawat sitwasyon sa buhay. May pagsubok man, tutugon siya ng pagsunod sa Diyos. May naririnig na katotohanan ng salita ng Diyos, kanya itong susundin. Ang relihiyon niya ay hindi patay, kundi kumikilos para sa kapwa at namumuhay sa kabanalan. Hindi nagtatangi, kundi namumuhay ng may pag-ibig para sa lahat. At ito ay pananampalataya na namumuhay na sumusunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman sa pagtatapos ng verse 26, malinaw niyang inihayag, "For as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works
is dead. Kung ang faith mo, walang works, walang ebidensya, hindi tunay na kaligtasan. In Tagalog, sa Philippine Standard Version, sapagkat kung paano ang katawang walang espiritu ay patay, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Hinalintulad ni James kung ano ang kanya, ang isang pananampalataya na patay, isang katawan na walang espiritu. Ano yung isang katawan na walang espiritu? Patay. Okay? Patay na katawan. Ito ang pananampalataya ng isang tao na walang bunga ng kabutihan. Ito ay dead faith. Ito ba ang iyong pananampalataya? Nawasuriin mo mabuti ang inyong mga puso, ang inyong mga buhay kung tunay nga na buhay ang inyong pananampalataya. So dito ay mahalagang paalala para sa ating lahat. Dito ni James. Inyong tignan kung ang inyong profession of faith ay tunay at makikita ang ebidensya nito sa inyong buhay. Pero syempre, magiging katanungan pa rin ng lahat, Brother Jay, anong klaseng good works ba ang tinutukoy dito? Okay? Pag-attend lang ba ito ng church? Palagi naman ako nag-a-attend. Okay? Pagbabasa ba ng Bible? Nagbabasa naman ako palagi ng Bible. Pabumuhay ba ito na walang bisyo? Wala akong bisyo, hindi ako umiinom, hindi ako naninigarilyo, hindi ako nag-a-addict, wala akong ginagawa ng mga bagay na ganun. Naglilingkod sa church? Naglilingkod naman ako sa church. Pagiging mabuting tao lang ba, nagagawa ko ito? Kasi marami din pong tao na tunay na, oh, sige, ito ba? Oh, sige, gagawin ko yan. Para sabi ni Brother Jay, sa kanyang preaching, may faith ako, ngayon ipapakita ko din, kaya kong gawin lahat ng mga yan. Okay? Maraming tao na naman ay may pananampalataya at gumagawa din ng mabuti. Ibig sabihin ba neto, lahat na sila ay ligtas? Hindi pa rin po. Mahalaga na ma-balance po natin ang katotohanan ng ating pag-aaral. Ang pagsunod ng isang mananampalataya, hindi lamang sunod-sunod ka na lamang. Sige, ito, susundin ko ito. Okay? Kung hindi, ito ay pagsunod na nanggagaling sa kanyang relasyon kay Kristo Jesus. At napakahalaga po nito. When we obey, it is rooted in our relationship with Jesus Christ. Aking susundan lamang po yung libro na aking nabasa way back pa, 2017. Naalala ko to nung inaaral ko po ito in the past days. At malaki po yung aking natutunan. Actually, nag-aantay ako kay Del at that time. Gusto ko mamasyal pa. Nasa US ako at that time, binabasa ko ito after kong umatin ng Shepherd's Conference. Nadire-diretso ko basahin yung libro dahil ang ganda-ganda ng libro ni Sinclair Ferguson. Yung book po na ito, yung title po ng book is Devoted to God, Blueprints for Sanctification. Okay, mahalaga po ito, wala lang po itong e-book. Kaya nga yung mga quotation ko, tinype ko pa lahat. Maganda po ito, if you can buy this book, this is very important para sa isang tao na gustong lumago in terms of sanctification. Okay, ano nga ba yung bagay na natutunan ko dito? Meron po siyang chapter na tinatawag po doon, yung title po ng chapter niya is Prepositions of Grace. Kung saan sinabi dito na ang ating union, yung pagiging isa at communion, yung pakikipag-isa kay Jesus, ay ang puso o yung heart ng paglago natin sa kabanalan. Gusto niyo bang lumago in terms of submission, obedience, in terms of holiness? It is rooted in our union with Christ. Kasi kung wala din talaga si Christ, wala talagang paglago. Pwede kayong sumunod without Christ. Kasi marami pong ganun eh. Marami pong mga religions na nagsasabing Christian sila, sumusunod sila, pero walang Christ. It is by grace we obey God at mahalaga na paalala ito sa ating lahat. Dahil ang biyaya na ito ay nagmumula lamang din sa ating, ating natanggap ang biyaya niya sa ating pagiging isa at patuloy na pakikipag-isa kay Jesus. The more we are reminded of our union with Christ, the more we will live for Him. Tayo po ay isa na kay Kristo. At para sa isang mananampalataya, napakahalaga po nitong bagay na ito. Itong katotohanan po na itong union with Christ. We obey because we are one with Christ. We do good works because of our relationship with Christ. We submit to God's law because of our standing and our position in Christ. Importante po yung faith natin nakatuon, kasi ano ba ang object of faith? Jesus Christ. Okay?
Marami kasi magsasabi, I have faith but does not understand what faith is. Ang faith ng isang tunay na Christian ay nakasentro kay Kristo Jesus. Naalala nyo yung aking tunuro before, three essential components of saving faith. Notitia, assensus, fiducia. Siguro pang-apat na ito ngayon kung ituturo. Okay, faith always has an object. May object siya, may tuon siya. Ang object ng faith, si Jesus Christ. Kasi marami magsasabing iba, I have faith, pero hindi naman nila alam na yung faith na ito ay kung saan, nakatuon. Who do you believe? So una, sabi nga, faith, to believe in Jesus, must have content. Sino si Jesus? Ano yung ginawa ni Jesus? Okay? Ito yung tinatawag na notisya. This is the content of our faith. Do you believe in Jesus Christ? The person of Jesus Christ. What Christ has done for you. Pangalawa, hindi lamang po dapat na kilala mo siya, na meron kang content. Okay, may content ako. Maraming magsasabi nun. Pero hindi pa yun ang tunay na faith. Okay? It must have a census. Pag-affirm na ang object ng ating faith ay totoo. We believe that what we know about Jesus is true. So I know Jesus Christ and I believe that this is true about Jesus Christ. Kasi maraming magsasabi, I know Jesus Christ, but they don't believe that Jesus Christ died for their sins. That Christ lived a perfect life for them. Kaya po, importante po ito eh. Na dapat po nating makita itong katotohanan na ito. So I have content, I believe that it is true, pero hindi lamang po dapat yun. Lastly, sabi nga, hindi lamang may content, you believe that it is true, it must also have fiducia. Dahil sabi nga, maging ang demons, kilala nila si Jesus, alam nila na tunay si Jesus, di ba? Pero sila ba ay may kaligtasan ng mga demons? Wala. Okay? Faith also includes trust. We entrust our life to Him. Ipinagkakatiwala na natin ang ating buhay kay Jesus. Ito po yung tinatawag na fiducia. So yung faith natin must have notitia, assensus, and fiducia. I know who Christ is. I believe in Jesus Christ. For that is true. It is written in the scripture. And I trust in Jesus Christ. Dahil dati, nagtitiwala tayo saan? Pagdating sa kaligtasan. Sarili natin. Sa ating sarili para sa kaligtasan. Ngayon, dahil sa biyaya ng Diyos, ating nakita na tayo ay dapat na magtiwala lamang sa ginawa ni Jesus para sa atin. Na tayo din ay magtitiwala na ang ating buhay ay hindi na sa atin, ito ay sa Kanya na. Hindi na akin ito. Kasi napag-isa na ako kay Kristo Jesus. So, notitia, assensus, fiducia, ang resulta nito ay buhay na nakasentro na kay Jesus at sumusunod kay Jesus dahil ito ang ipinagkatiwala, dahil iyon ang pinagkatiwala ang iyong buhay sa Kanya. So, ito yung faith. Kaya mahalaga na makita po natin kung ano po yung faith. So, balikan po natin ngayon yung sinasabi po ni Sinclair Ferguson sa kanyang chapter na Prepositions of Grace. Dahil isa na tayo kay Jesus, ang ating paglago sa sanctification ngayon ay nakaugat lamang kay Jesus. Walang growth, walang sanctification, pagpapabanal apart from Jesus Christ. At maganda na mapaalalahanan tayo ng ating katayuan kay Kristo upang tayo ay tunay na sumunod at lumago sa Kanya. At ginamit dito ni Sinclair Ferguson yung Galatians chapter 2 verse 20. At maganda po yung, alam ko, majority, siguro marami sa inyo, alam po itong verse na ito. Sabi po dito, Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. We obey God because of our union with Christ. Hindi lang ito sunod. Kasi madaling magbigay ng commands eh. At susundin nyo ito, di ba? Pwede nyong aralin ang Bible, alamin nyo lahat ng commands ni God, at susundin nyo lamang ito. Tama naman po na sundin natin ito. Pero ang isang tunay na Christian, yung kanyang obedience, kanyang pagsunod, ay nakaugat sa ating pakikiisa kay Kristo. So may apat na preposition dito na ginamit si Paul. Preposition number one, the Son of God gave Himself for me. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa akin. Ito yung foundation ng ating pagiging isa kay Jesus.
paano ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa akin? Sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Namatay si Jesus para sa aking mga kasalanan. Dahil sa kanyang pag-aalay ng kanyang sarili para sa akin, ito ay nagresulta ng dalawang katotohanan sa aking buhay. Justification and sanctification. Justification, paulit-ulit na ito, we are declared righteous. Ako'y naging matuwid sa harap ng Diyos dahil si Kristo bumaba dito sa lupa, naging tao, namuhay in perfect obedience para sa akin. Dahil wala ako nito. At naging isa ako kay Kristo, yung kanyang righteousness ay naging akin. So I was justified. Pangalawa, sanctification. Dahil bahagi na ng buhay si Jesus, at bahagi ng buhay ni Jesus ay namuhay siya ng buong kabanalan para din sa akin. Yung kanyang pamumuhay ng pagsunod, yung kanyang pamumuhay in sanctification, para sa atin yun. At dahil tayo ay naging isa na kay Kristo, yung justification na yun at yung sanctification na yun ay tunay din para sa aking buhay. Dahil kay Jesus at sa kanyang pag-aalay ng kanyang sarili, ang mga katotohanan ito ay naging akin din dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya naman kung ako ay isa na kay Jesus, ako ay matuwid na sa harap ng Diyos at patuloy na binabago sa pamamagitan ng banal na Espiritu na mas lumago pa sa wangis pa ni Jesus habang ako ay naririto pa sa mundong ito. It is only grace. It is a gift of our union. It's not because we are able to obey, hindi po kasi natin kayang mag-obey. Nakaka-obey ang tunay na isang Kristiyano sa kanyang pakikiisa kay Kristo Jesus. So first preposition is, we obey because Christ gave Himself for me. At maganda na makita po natin yung katotohanan na yun. Bakit hindi ko susundin si Jesus? Pinagay niya ang buhay niya sa akin. Napatawad ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Tatalikuran ko ba siya? Yun yung motive. Yun yung laman ng puso ng isang Kristiyano. Kaya nais niyang sumunod. Hindi dahil lang bang para sumunod, dahil ang laki ng ginawa ni Kristo Jesus. Preposition number two, I live by faith in the Son of God. Dito itinuturo ni Paul ang instrument kung paano tayo naging isa kay Jesus. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. And faith is a gift, di ba? It is gift, it is grace. I am united in Christ by faith, which is the life that I now live. Naging isa tayo kay Jesus dahil sa pananampalataya at ang pananampalatayang ito ay biyaya ng Diyos. Ito ay mula sa Kanya at hindi dahil tayo ay may kapasidad na manampalataya at manampalataya sa Kanya. At dahil sa biyayang ito, tayo ay pinag-isa ng Diyos sa Kanyang anak na si Kristo Jesus. Di ba napakalaking blessing yun? Hindi tayo karapat-dapat maligtas, pero pinag-isa tayo ng ating Panginoon. Sinclair Ferguson said, and I quote, "Believers are so united in Christ that all He is and has done for us becomes our possession too." Kung ano si Kristo, isa tayo, lahat ng kanyang possession sa atin na. When Christ died upon the cross, in some sense, we died with Him. When He rose from the grave, we also rose with Him. Because we are united to Him, everything He has done on our behalf is so embodied in Him that when we believe into Christ, all that is His becomes ours. Atin ang lahat ng yun. Dahil si Kristo ay namuhay ng matuwid para sa atin, si Jesus din ay naging ating sanctification. At dahil dito ay isa na sa Kanya, tayo ngayon sa biyaya ng Diyos na may resources na sa ating buhay na makasunod sa Kanya. Kaya nga, parang it is because of our sinfulness na lang talaga eh. Because if we are united with Christ, the Lord has given us all the resources to obey Him. So when we deny and disobey God, malinaw na lamang po yun na talagang matigas na lang po talaga ang puso natin. Kasi nandyan na eh. Palalahanan na tayo ng pagiging isa natin kay Kristo eh. Lahat ng resources ng meron si Christ, meron tayo. Kundi nahirapan ang isang mananampalataya na sumunod at gawin ang kalooban ng Diyos dahil nakatuon siya sa sarili niyang kakayanan at kalakasan. Kundi bilang, sabi nga ni Paul, in Christ. Guru, binasa niyo yung Ephesians, palaging sinasabi doon, in Christ.
In Christ. Yun kasi yung position ng isang Christian. We were brought into Christ. Biyaya ni God yun eh. In Christ, tayo ay magpasakop, magtiwala at sumunod sa Diyos dahil tayo ay isa na sa Kanya. So palagi mong papaalalahanan ng iyong posisyon na meron ka na kay Jesus. May sinabi sa word ni God, ito ang ating gawin. Bakit natin kailangan gawin? Dahil in position, isa na ako kay Kristo Jesus. Isa ka na ngayon sa Kanya. Kaya ngayon, sa Kanyang kalakasan, mo din gagawin ang Kanyang kalooban para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. So, we obey because we are in Christ. Third preposition, preposition 3. I have been crucified with Christ. Ito, mahalaga po ito. Ito naman po, this is the heart of our union with Christ. Sabi po ni Sinclair Ferguson, when we trusted into Him who was crucified for us, there is a sense in which we also came to share in His crucifixion. Paul does not mean that we die physically, but rather that united to Christ, all the implications of His being crucified for us becomes our possession. Ibig sabihin, ang aking dating buhay, o sa salita ni Paul, old man, dating Jairus, yung dating ako, okay, ay kasama na na-crucified ni Kristo Jesus. Ang dating kong buhay ay wala nang claim para sa akin. Dahil kasama itong namatay ng si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Dapat makita po natin yun. Yung dating Jairus na makasalanan, na-crucify na dapat ito. At dapat nananatili siyang patay. Ngunit hindi lamang ako united kay Christ sa crucifixion, ako din ay united kay Christ in Christ sa resurrection. So ako ay namatay na sa aking mga kasalanan, ang aking dating buhay ay namatay na dahil namatay na si Kristo. Nung namuling nabuhay si Kristo Jesus, ako din ay kasama niyang nabuhay. That's why I'm a new creation. Ako ay buhay na kay Jesus. Ang dating Jairus, ang dating ako ay patay na. Dahil sa aking pakikiisa kay Jesus, kanino ako ngayon dapat na mamuhay? Sa dati na dapat lang namatay? O kay Jesus? Siyempre, kay Jesus na. Dahil patay na yung dating ako eh. Hindi ko na dapat sinusunod yung dating ako. Hindi ko na dapat sinusunod yung aking pagiging makasalanan na ako. Kung hindi dahil ako ay in Christ, ako ay dapat nang namumuhay para sa Kanya. Ikaw nga ba ay namumuhay na kay Jesus dahil sa mga katotohanan ito? Sinclair Ferguson said, thus a Christian is inseparable from Christ in both His death and resurrection. I have been crucified with Christ, yet as Paul adds, I live. I died to the old life and now I have been raised into a new life altogether. Anong life ito? Life ni Jesus Christ. So, we obey because we are crucified with Christ. Preposition number 4. I no longer live, but Christ lives in me. Siguro inyong naisip, bakit kan nagsimula sa huli? Ang atin lamang pong titignan. Sabi kasi ni Singer Ferguson, sinunod niya yung theological order at hindi ayon po doon sa konteksto o sa text ni Paul sa Galatians 2:20. Tignan lamang po natin ito. Sabi niya dito, Christ gave Himself for us. We live by faith in Him. We are those who have been crucified with Him. And now, panghuli, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. In Tagalog, dumating si Jesus, yun yung pasimula, at Kanyang inalay ang Kanyang sarili para sa atin. Pangalawa, sa biyaya ng Diyos, tayo ay nanampalataya kay Jesus. Pangatlo, sa ating pakikiisa kay Kristo, tayo ay namatay kasama Niya at muling nabuhay kasama Niya. At panghuli, dahil sa katotohanan ito, ako ngayon ay namumuhay na para kay Jesus at hindi na para sa aking sarili dahil si Jesus ay nasa akin na. Paano si Christ na namumuhay sa atin, lives in me? Christ now lives in us through the Holy Spirit. Diba? Sino yung Kanyang ipapadala? Ang banal na Espiritu. Hindi ko kayo iiwan kung hindi darating ang banal na Espiritu.
siya ang maggagabay, magtuturo, mag-i-enable sa inyo. Christ actually indwells in all believers. Dahil nasa atin na si Jesus, tayo ngayon ay may kapasidad na natunay na mamuhay para sa Kanya at hindi na para sa sarili natin. So if we have faith rooted in Jesus Christ, if we are united in Christ, obviously, dapat po may resulta ito sa ating buhay. Hindi dahil kaya nating sumunod, hindi dahil narinig nyo kung ano yung mga inuutos, kung hindi dahil sa ating pakikiisa kay Jesus. Ang banal na Espiritu, ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay nasa atin na siya ang kikilos sa ating buhay upang tayo ay tumugon ng tama. Lahat ng ito ay biyaya. Lahat ng ito ay pagkilos ng Diyos sa atin. Kung atin lamang palaging tatandaan ang ating tunay na katayuan sa ating buhay, kung ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay isa na kay Kristo. Yun yung dapat na motives natin sa ating pagsunod, yung ating katayuan bilang isa na kay Jesus. Susundin ko ang kalooban ng Diyos dahil kay Kristo, na siyang nasa akin, na siyang namatay para sa akin, na siyang nagbigay buhay para sa akin upang ang aking buhay ay nakatuon sa Diyos at makapagbigay lamang ng kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. In ending, balikan ko lamang po ito, basahin ko lamang, we obey because Jesus Christ gave Himself for me. We obey because we are in Christ. We obey because we are crucified with Christ. We obey because Christ lives in me. Ang inyong pananampalataya nga ba ay nagresulta ng pagsunod at paggawa ng kalooban ng Diyos? Faith without works is dead. No salvation at all. Pero para sa isang tunay na nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan, ay magpapasakop siya at susunod siya sa ating Panginoong Diyos dahil sa biyayang kanyang natanggap sa kanyang relasyon na ngayon kay Kristo Jesus. Ang tuon ng ating pagsunod ay hindi nakabase sa ating mga sarili o sa ating sariling kakayanan, kung hindi nakabase ito sa ating pakikiisa kay Kristo Jesus. Di ba parang ang hirap na ngayon mag-disobey? Kung alam ninyo yung kalakihan ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kung hindi pa ninyo nakikita ang kalakihan at ang inyong relasyon kay Kristo Jesus, inyo itong ipanalangin. Ang ating Panginoong Diyos ay puno ng awa, siya ang magbibigay din sa inyo ng kakayanan, ng biyaya, na maunawaan ninyo ang lahat ng katotohanan na ito at nawatunay kayo na tumugon ng may pagpapasakop na ang buhay ninyo ay kay Jesus na, hindi na para sa atin, na ang tuon ng ating buhay ay magbigay lamang ng kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. Faith works because of our union with Christ. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa inyo pong pagbibigay linaw sa amin. Sa napakagandang passage, Panginoon Ama, sa James chapter 2. At aming dalangin, Panginoon Ama, na hindi lamang po namin ito napakinggan, ngunit hayaan niyo po ang banal na Espiritu sa inyong mayamang biyaya. Kaawaan niyo po ang bawat isa na makita, Panginoon Ama, ang lahat ng katotohanan na inyo pong inihayag sa amin sa pag-aaral po nito. Tulungan niyo po kami upang kami din, Panginoon Ama, ay magkaroon ng tunay na assurance sa aming buhay. Salamat, Panginoon Ama, dahil sa inyong pag-ibig, sa inyong awa, patuloy niyo pong inihayag ng buong katotohanan ang inyong salita. At hindi niyo po kami, Panginoon Ama, iniiwan dahil nagnanais po kayo na ang bawat isa ay tunay na lumago sa wangis ng inyong anak na si Kristo Jesus. Aming dalangin lamang na patuloy niyo po kaming kaawaan at tulungan na kami ay tunay na makasunod sa iyo at ang aming buhay ay nakasentro lamang sa pagbibigay, O Diyos, ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito, sa inyo pong patuloy na pagkilos sa amin, maging sa iba pa pong mga bagay na amin pong gagawin sa umagang ito, kayo po ang siyang kumilos sa bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Okay, before we...